Yan. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat at maligayang pagbalik sa Spectrum Team na may panunuring pampanitikan. Muli ako si Sir Jax, ang inyong tagapatnubay at guro sa kursong ito. Ngayong araw ay formal na nating sisimula ng pagtalakay sa Module 3 kung saan malalaman natin ng wasto at may lubos na pag-unawa sa ating kurso. No, kung saan bibigyang kahulugan natin ang panunuring pampanitikan mismo. Ganun din ang maipalabas ang kabisaan at epektibidad ng panunuring pampanitikan bilang isa disiplina o subject. Nakaragdagan pa sa module na ito ay gusto nating bigyan ng pagkakaiba at kahulugan higil sa mga konsepto ng pagdulog versus pananalig at panunuri versus kritisismo, kung saan makakatulong sa atin sa ating isa sa gawang panunuring pampanitikan ang mga paksain ngayong umaga. Pero bago ang lahat, isa-isayin muna natin ang ating mga layon sa araw na ito. Unang layunin natin, syempre, ang mabigyan kayo ng kaalaman hinggil sa disiplina ng panunuring pampanitikan. Ikalawang kaalaman o layunin sa araw na ito ay mabigyan kayo ng iba't ibang perspektiba sa iba't ibang konseptong nakapaloob sa panunuring pampanitikan gaya ng mga bisa, isang pampanitikan, pandulog versus pananalig, panunuri versus kritisismo. At sa ikatlong layunin, sa bahaging ito ay bibigyan nyo ng kahalagahan ang panunuring pampanitikan bilang isang disiplina. Yan, sa pamagat pa lamang ay malalaman na natin kung ano yung lawak o yung ating magiging output sa kursong ito. Ibig sabihin, inaasahan sa atin sa kurso na ito na tayo ay nakapagsuri ng panitikan. No? Dalawang salitang maaari nating bigyang kahulugan muna bago tayo magtalakay ng mas malalim hinggil sa pagpapakahulugan ng panuluring papanitikan. Ulit, dalawang salitang nabuo, no, sa kursong ito ang panunuri at pampanitikan. Pag sinabing panunuri, ito yung paraan, ito yung proseso na kung paano natin naunawaan, kung paano natin bibigyan ng ekspresyon, ng interpretasyon ang ating mga binabasa. No, kadalasan, kung baguhan tayo sa panunuring, lalong-lalo na sa mga akdang pampanitikan, kung sa maikling kwento ay nagkikilala lang natin ang pag-uugali, karakter ng pangunahing tauhan. Sa isang sanaysay, nalalaman lang natin yung paksa. No, sa isang tula, nalalaman natin yung damdamin ng may akda. Sa isang nobela, nalalaman natin yung ugnayan ng panahon, ng pangyayari, sa pagbabago ng karakter ng mga tauhan. Sa ganung paraan, di natin namamalayan na tayo pala ay sumusuri na ng isang aktang pampanitikan. At isa pang salita, no, ang salitang pampanitikan. Pag sinabing pampanitikan, ito yung mga buong isip na isinatitik para makabuo ng mga anyong pampanitikan. Maaring nasa anyong tuluyan o nasa anyong patula. No, kadalasan, ito ay naglalaman ng purong imahinasyon o naglalaman ng isang critical na pag-iisip. At kadalasan, mga uri ng pampanitikan na ito ay naglalaman ng mga purong damdamin na maaring maging inspirasyon o kapupulutan ng aral. Yan. Sa madaling sabi, inaasahan sa kurso na ito na kayo ay nakakapagsuri ng mas malalim pa. No, bukod sa mga sinabi kong panimulain kapag tayo ay nagbabasa. Sa kurso na ito, ituturo sa inyo kung paano maging mas malalim na tagapagsuri ng isang mga o ng mga akdang pampanitikan. Yan, para mas maging malawak ang ating pag-unawa hinggil sa ating paksa, no, meron ako dito mga ilang magpapatibay hinggil sa mga konsepto sa panunuring pampanitikan. Tatandaan, lahat ng mga akdang pampanitikan o literary ay ito ay isinulat upang mabasa at maunawaan. No, tatandaan, kapag tayo ay nagbabasa, dapat naunawaan natin ang ating mga binabasa. Para saan pa ang pagbabasa kung di natin naunawaan? No? Kaya kailangan na maunawaan natin ng labis ang gusto o nais na iparating na may akda sa kanyang obra maestra. No? Sa paanong paraan natin maunawaan ang akda? No? Sa pamagitan, no, dito na papasok ang ating paraan na pagsusuri. No? Yung paraan natin kung paano natin maunawaan ang akda.
Kaya tungkulin na mababasa talaga ang pagiging mapanuri. Yan, gaya nga nasabi ko kanina, kung ikaw ay baguhan lamang sa panunuring pampanitikan, kadalasan ang paraan lang natin ng panunuri ay medyo mababaw. No? Sa maikiling kwento, nakikilala lang natin ang katauhan mismo kung sino siya. Pero hindi natin nabibigyan ng mas malalim na interpretasyon kung ano siya sa kwento. At ano pa, yung mga tulang binabasa natin, kadalasan nalalaman lang natin yung paksain, pero yung pagbibigay kahulugan sa mga talinhaga at simbolo ay nahihirapan tayo na bigyan ito ng interpretasyon at paano ito maiuugnay sa kasalukuyang panahon. Yan, sunod. Ang panunuring pampanitikan ay isang malalim na paghihimay sa akdang pampanitikan. Ang paghihimay kadalasan ginagawa natin sa isda. Hinihiwalay natin ang tinik sa laman. Kadalasan, nag-iingat tayo kapag hinihiwalay natin ang tinik sa laman kasi bawal natin, inaingatan natin na hindi iyon magsama kasi hindi magiging masarap ang bola-bola ni nanay. Ganon din ang panunuring pampanitikan. Nag-iingat tayo, no, iniingatan natin sa paraan na iniisa-isa ang bawat detalye, ang pagsusuri. Kung ang paraan ng pagsusuri ay pagsusuri ng tauhan, bukod, pagsusuri ng tagpuan, bukod, pagsusuri ng kultura, bukod, pagsusuri ng panahon, bukod, pagsusuri ng mga simbolo, bukod, pagsusuri ng damdamin, bukod, pagsusuri sa estilo ng manunulat, bukod. Ano natin, binabalakas natin na sistematiko. Yan. Logikal ang pagbabalangkas. Bukod sa may pagbabalangkas tayo isinasagawa, malalim ang ating ano pagbibigay ng paliwanag sa bawat na binanggit ko kanina. At ano pa, hindi naman kayo mahihirapan dahil ito ay may gamit na mga dulog kritisismo. Yung mga teorya tayong gagamitin para makatulong ito kung paano natin masuri ang isang o ang mga akda. No, may mga teorya tayong gagamitin. At sabi ko nga sa inyo sa kursong ito, dahil ito ay panimula pa lamang sa inyo, bibigyan ko kayo ng balangkas na susundin para mas maging mabisa ang inyong panunuring pagpapanitikan. At tatandaan nyo, ang pagsusuri ng isang pampanitikan, hindi lang yung katha mismo yung ating isinusuri, bagkus yung manunulat. Kasama ito sa balangkas na ibibigay ko sa inyo. No, susuriin natin ang manunulat, susuriin natin yung katha. Sunod, ang panunuring pampanitikan, ito ang matalinong pagsusuri sa akda. Bakit kailangan maging matalino sa pagsusuri ng akda? Sapagkat ang mga akda na masasalumuhan nyo ay naglalaman ng mga simbolo, ng mga talinhaga o mga matatalinhagang pahayag. No, tatandaan nyo, ang malalalim na salita, hindi yan dapat katakutan. Dahil ang mga malalalim na salita ay nakikita ang kahulugan sa diksyonaryo o pwedeng maging literal ang pagbibigay kahulugan sa mga malalalim na salita. Ang mga simbolo at talinhaga o yung matatalinhagang pananalita, ito yung kinakailangan ng mas malalim na pag-unawa kasi ito yung mga konotasyong pahayag. Pag sinabing konotasyong pahayag, hindi literal ang kahulugan, bagkus ito ay may dalawa o higit pang pagpapakahulugan. Kadalasan, ang mga simbolo at talinhaga, kung paano ito ginamit sa isang o kung paano ito ginamit sa isang pahayag, no? Paano natin mabibigyan ng pagpapakahulugan ng mga simbolo o talinhaga sa pamamagitan ng alin? Kung paano tayo kumonekta saan sa mga akdang binabasa natin. Ano pa? Bahagi rin ng panunuring papanitikan ang pumuna. No, positibo man yan o negatibong pamumuna. No, tatandaan, no, kasi kung positibong pamumuna, okay lang. No, kung ano yung mabanggit nating positive, okay lang natatanggapin. Pero maging maingat tayo kapag tayo ay nagpupuna ng negatibo sa akda. No, tatandaan nyo, lagi pa rin may ethics sa literary. No, maging maingat tayo. No, kadalasan, ang mga panitikan, kapag ito ay tumatalakay saan? Sa kultura, sa relihiyon, sa kasarian. No, maging sensitibo tayo
baka kasi sumusobra na tayo o medyo ano na below the belt na yung ating pagsusuri, no? Dapat maging maingat pa rin, no? Dapat isalang-alang natin yung mga karapatang na mga binanggit ko. Sa makutuwid, ang panunuring pampanitikan ay isang pag-aaral, isang pagtalakay, isang pagtuturi, at isang pagbibigay paliwanag hinggil sa mga akdang pampanitikan na binabasa natin. No, kadalasan, ito ay nagpapaliwanag o nanunuligsa o nagbibigay ka ng kapunaan. Positibo man yan o negatibo para maipalabas yung alin, yung kahalagahan ng mga akda o mga kathang binabasa natin. At tatandaan, kapag kasumusuri ng pampanitikan, no, tinitingnan natin ang perspektiba ng manunulat at perspektiba kung paano niya isinulat ang katha. At isa pa, ang panunuring pampanitikan ay laging kasama ng mga iba't ibang uri ng akdang pampanitikan para maipalabas ang iba't ibang sangkap ng bawat anyo ng panitikan. Kaya nga, iba ang paraan kapag sumusuri tayo ng sanaysay, sumusuri tayo ng maikling kwento, sumusuri tayo ng dula, sumusuri tayo ng nobela, sumusuri tayo ng iba ang mga sangkap o kinakalikasan ng mga ito. No, kaya iba rin ang atake sa paraan ng pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. Isa lang ang kanilang pagkakapareho, no, kung paano ito mayuugnay sa realidad. No, yun lang lagi yung ating pinupunto, kung paano ito mayuugnay sa o mabibigyan ng tama at wastong interpretasyon na may malalim na kaugnayan sa realidad. No, ayun ang panunuring pampanitikan. Yan. Ulit, bago tayo tumako sa pagbibigay kahulugan ng panunuring pampanitikan ni Maria Luisa F. Torres, buodin lang natin ulit ang aking pagbibigay definisyon sa panunuring pampanitikan. Ulit, ang panunuring pampanitikan nito ay naisasagawa kung lubos nating naunawa ng ating mga binabasa, at ang pinakatungkulin ng isang mambasa dapat siya ay marunong sumuri. Bukod sa marunong bumasa, dapat marunong umunawa at marunong sumuri. At sa pagsusuri, dapat ito ay hinihimay ng malaliman at ginagamitan ito ng mga teoryang pampanitikan o mga dulog na kritisismo. Tatandaan, dalawa ang paraan ng ating pagsusuri. Pagsusuri sa perspektiba ng manunulat at perspektibo ng kanyang isinulat. Ang panunuring pampanitikan ay isang matalinong proseso, no, ito ay sinasagawa sa lohikong paraan. Dahil ang mga akdang papanitikan ay naglalaman ng mga matatalinhagang pahayag na kinakailangan ng malalim na interpretasyon. At kabahagi ng panunuring pampanitikan ang pumuna, negatibo man yan o positibo. At tatandaan, may ethics lagi sa panitikan, no, maging maingat kapag ka nagbibigay tayo ng mga negatibong puna. Ulit, ang panunuring pampanitikan ay isang pag-aaral, isang talakayan, isang pagsusuri, isang pagpapaliwanag hinggil sa mga akdang binabasa natin upang maipalabas yung aling, yung kagandahan at esensyalidad nito saan sa mambabasa sa realidad. Yan, yun lamang ang panunuring pampanitikan.